Hi guys, and welcome back to our channel! So kung napanood niyo yung dalawang previous videos ko, alam niyo na nag-back-to-back review ako ng EB Advance Power Paint Multi-Use Color Cream at nung Careline Multi-Pot. Diba? Yun yung mga multi-use, multi-purpose na products na pwede sa eyes, sa cheeks, and sa tips. So, since may nakita ako, na in-order ko pala, na matagal na, kasabay nung iba pang mga products, nakita ko na meron akong in-order na isa pang multi-purpose na product. Imbis na back-to-back, why not gawin natin back-to-back-to-back? Ayan. So, for today's video, let's try Squad Cosmetics Happy Pot. So, tara, let's try it! So, ito yung itsura niya. Ayan. So, nakalagay is Squad, Happy Pot, and then Multi-Purpose Pot ang nakalagay dun sa ilalim. So, it says Creamy and Highly Pigmented Clay Pot. So, ganito lang yung packaging niya. Naka-plastic seal lang siya. So, nung in-order ko kasi ito sa Shopee together with other Squad Cosmetics products. And, ganito lang siya. So, walang box. Which is, for me, is good para bawas basura, diba? Hindi naman natin ginagamit yung mga boxes eh. So, yan. Naka-plastic lang siya. Plastic seal. So, let's open. So, ito na siya. Nasa likod yung details. So, nakalagay is Happy Pot. And yung shade niya is Top Notch. Dito nakalagay yung ingredients. And distributed by Cosmetics Unlimited Incorporated. And then, batch number. So, yun, nakalagay dito is yung manufacturing date, July 2020. And expiration is January 2024. So, medyo matagal siya bago ma-expire, no? 4 years. Almost 4 years. Tapos, nakalagay dito is cruelty-free. And it will expire 24 months upon opening. Recyclable and away from direct sunlight. Hindi nakalagay dito na paraben-free siya. So, most likely, meron siyang paraben. Ang net weight niya is 3 grams. So, medyo madami siya compared dun sa Careline Multi-Pot, which is, I think, ay wait lang, check ko lang din. 2.2 grams. And itong Squad Cosmetics Happy Pot is 3 grams. So, mas madami siya compared dito. Pero, ang pinakamadaming laman is itong Power Paint ng EB Advance, which contains 11 grams. So, madami siya. Ayan. But, ang pinaka-shocking dito is, nabili ko siya sa original price niya. At ang original price niya is 99 pesos. Tama, kayo na narinig. It's only 99 pesos. So, mas madami siya ang laman, tapos 99 pesos lang. Although, yung EB Advance kasi, nabili ko siya on sale, kaya 100 pesos. Pero, ang original price niya is 199. So, murang-mura lang siya, diba? So, why not itry natin? Tingnan natin kung mas maganda ba yung magiging performance niya compared dun sa Careline Multi-Pot. So, isa pang point is yung color niya pala. Ayan, yung color nung nalagyan, very cute lang, ba? Diba? Peach. Peach ba to? Or peach. Ayan, peach. Orangey na peach. Parang, ayan, pa-sweet lang. Ayan. So, neat lang din naman siya tignan and very compact. So, plus point to. Kahit saan, kahit small bag lang yung gamit mo, pwedeng-pwede mo siyang dalhin. Tapos, syempre, plastic. Ayan, plastic lang siya. Pero, okay lang naman din. Hindi naman siya yung as in plastic na cheap tignan. So, maganda pa rin siyang tignan, di ba? So, pag in-open natin, ayan. So, para siyang yung Careline na multi-pot. Ayan. Di ba? Almost the same pala yung nakuha kong shade. And, ganun din yung itsura niya. Makintab-kintab din siya. Ayan. So, tingnan natin kung paano naman yung magiging performance niya. Kung better ba or same lang. So, just like sa EB Advance na Power Paint. Ang haba kasi nun. Kaya pag sinasabi ko, laging nag-iisip muna ako. So, anyways, like dun sa EB Advance Power Paint Multi-Use Color Cream,
at saka dun sa Careline Multipat. So, tatry natin siya sa dalawang base. So, isa is yung foundation lang, and then yung isa is powder. And yung sa eyelids naman is yung isa is may concealer or may primer, and yung kabila naman is powder lang din. So, maglalagay lang ako ng foundation at ng powder. Ayan. So, meron na akong foundation dito sa kabilang side, and meron na ring concealer or primer yung eyelids ko. And dito naman sa kabila is powder lang. Bago pala tayo mag-dry, i-swatch pala muna natin kung ano ba yung feel niya. Ayan. So, very creamy din siya, like yung sa Careline Multipat. And as you can see, very pigmented siya dito sa daliri ko. So, try na natin siya i-swatch. Ayan. So, very pigmented. Very pigmented siya upon swatch natin. And yung color niya is parang brick red din. Just like yung dun din sa Careline. So, parang almost same din yung shade nila. So, try natin siya i-blend. Ayan. So, ganyan yung magiging itsura niya pag binlend natin siya. Dito sa swatch, medyo madali naman siya i-blend. Pero, just like nung Careline, medyo may lagkit siya ng konti. Hindi naman super lagkit, pero yung parang silky kasi yung texture niya. Even dito sa balat. So, tignan natin kung magsistay siya or magkikris din siya sa eyelids ko. So, tignan natin siya dito sa may primer. Ayan, just like nung dun sa Careline Multipat, sa camera, medyo kitang-kita yung kulay niya. But in person, very subtle lang din yung kulay niya. Though, mas kita ko yung pigment niya kesa dun sa Careline na Multipat. But yung feel niya na medyo silky, same pa din. Hindi siya nagmamattify. So, hindi siya powder finish. Ayan, so, ang worry ko is baka same lang din siya nung Careline na mag-crease. Kasi, kahit sa eyelids ko, medyo may shine siya ng konti. Ayun. So, yan yung sa may primer. Maganda naman siya kung tignan. Pero hindi ko lang alam kung maglalast siya. Since, yung texture niya is silky nga. Just like yung Careline na multi-pot. But, let's see. Kung di naman mag-crease, tignan natin. So, try naman natin dito sa kabila, yung powder lang. Actually, yung kulay pala niya is mas ma-brown siya kesa dun sa Careline. Pero, almost, magkakulay na sila. Ayan, so, yan siya sa powder lang ang nakalagay. Sa camera, medyo harsh yung may harsh line siya or may, yan. Medyo hindi siya masyadong kitang blend. Pero blended naman siya in person. So, okay naman siya. Tignan. In person, ha. Ayan. Ang napansin ko, though may shine sila pareho, mas makintab siya dito sa may primer unlike dito sa powder. And then, sa application naman, wala naman akong naging problem sa application kasi madali naman siya i-blend on both sides. And konting-konti lang yung paglagay ko is kumulay na rin siya. So, okay naman siya. Hopefully lang, huwag siyang mag-crease. So, ngayon, try naman natin siya dito sa cheeks. So, dito yung may foundation and dito yung powder lang. That lang siguro tayo. Ayan, tatlong. Isang, ano lang yan ah, isang dip lang. Tugdagan ko lang ng konti. Ayan. So, ayan siya sa may foundation. Actually, madali siya din i-blend. Napakadali niyang i-blend. And wala siyang mga marks na naiiwan. Unlike kasi, di ba, sa mga tints. Once na dinot mo siya sa cheeks mo, and then hindi mo siya agad na-blend, may mga marks na naiiwan. But this one, wala siyang naiwan na marks. And super dali niya i-blend. And unlike dun sa Careline, di ba, napansin nyo naman yun. Meron siyang shine na naiiwan dito sa may foundation part. Ito, meron naman konti. Pero hindi siya kasing shiny, nakatulad dun sa Careline. Though, hindi naman ako nagreklamo
doon kasi mukhang healthy glow naman yun. Pero ito, hindi siya masyadong ganun kakintab, which is nice din naman. So, try naman natin siya dito sa powder lang. So, ayan siya sa powder lang. Madali din naman siyang i-blend. And, as you can see naman, pigmented siya. Yung pigment niya kasi, once na dumikit sa balat at binlend mo, nagiging subtle lang. Which is, okay lang naman din kasi mahirap din naman yung super pigmented na putok, diba? But ang napansin ko lang is, like the Careline Multi-Pot, medyo nagka-struggle din ako sa pag, hindi naman super struggle, pero may dragging feel kasi dito sa may powder. Though hindi naman yung na-move yung powder ko, mas madali siya i-blend dito sa may foundation part. Other than that, wala naman akong reklamo. Maganda din naman siya. Para naman sila maganda. Pero I prefer itong nasa foundation. So, i-drunk blush ko na lang din to. Ayan. So, try naman natin siya ngayon sa lips. Ayan. So, ayan siya sa lips. Yeah. Actually, in person, very, 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 very subtle lang talaga yung kulay niya. Na para siyang lip balm. Ganun siya in person. Sa camera kasi, medyo pumuputok yung kulay eh. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero, in person, very, very light lang yung kulay niya. Kino-compare ko siya dun sa Careline kasi pareho silang multi-pot. And like dun sa Careline, yung feel niya sa lips is comfortable naman siya, but will feel na meron na sa labi mo. So, para lang siyang lip balm. Parang hindi naman siya masyadong kumukulay sa lips. And then, may shine din siya. Meron siyang moisturizing effect, but you will know na hindi siya maglalast. Kasi, at ma-feel mo siya, so hindi siya nakadikit na nakadikit sa lips mo. Pero tignan natin kung magta-transfer ba siya. Ayan. So, nag-transfer siya. Kitang-kita naman. Nag-transfer siya. So, hindi siya transfer-proof. Though, meron pa rin naman na tira. Pero yun nga lang, di ko alam kung pag kumain ka na or uminom ka na, kung magsistay pa rin siya. Pero may stain pa rin naman na natira. Yun lang, kung if ever na i-wear mo siya under face mask, for sure, masistain yun sa face mask mo. So, tapusin ko lang tong look na to. And then, final thoughts na tayo. So, ayan. Ito na yung ating final look. So, excuse nyo na lang yung naghihimot akong kilay. Let's focus dun sa multi-purpose pot ng Squad Cosmetics. Kung napapansin nyo, ayaw ko kung mapapansin nyo yan. Ayan. Like dun sa Careline Multi-Pot, nag-crease din siya. Ayan o. Iwan ko kung nakikita nyo. Basta nag-crease din siya. Ayan. Kita nyo ba? So, final thoughts. Unay natin sa eyes. So, hindi siya nag-stay. Actually, more than an hour pa lang naman ako nag-film. And, nawala na siya. So, what more kung lalabas ako and may initan at pagpapawisan. So, ganun talaga. I think it's more on dun sa formula. Tapos, diba, katinyo pa naman yung nasa pan pa lang. Makintab na siya. So, talagang hindi siya for the eyelids for me. Ayun. But, yung sa cheeks, hindi siya malagkit. Unlike, dun, yun, kocompare ko rin siya ulit sa Careline. Sa Careline kasi, mafe-feel mo na may lagkit, lalo na dun sa may foundation part. But, ito, yun naman ang maganda sa kanya, walang lagkit feels. Although, hindi naman bothering yung lagkit ng Careline, ha? Don't get me wrong. Pero, itong sa Squad Cosmetics, wala siyang lagkit at all na feel. Though, meron siyang glow. Kita nyo naman, di ba? Meron siyang glow, pero wala siyang lagkit. And, nag-touch up na ako kasi medyo naglagkit na ako kanina. Nung tinatapos ko to, no? So, nag-touch up na ako and, ayan, meron pa rin siya. And sa lips naman, ayun, moisturizing naman siya sa lips. But, definitely, hindi siya maglalast. Like, yung sa eyelids.
And yun nga, nakita niya naman kayo na nag-transfer siya. Although may iniiwan siyang konting stain, very, very minimal lang yung pigment niya sa lips. Na yun yung masasabi ko. And kung magmamask ka, magta-transfer siya for sure dun sa mask. So, kung gusto niyo lang naman ng fresh-freshan lang, kasi ako, ano eh, ngayon fresh-freshan na lang ang gusto kong look, okay siya. And for the price, ha, for the price, 99 pesos lang to. So, okay na rin. Try at your own risk kung gusto nyo gamitin siya sa eyelids. Total, hindi naman tayo pare-pareho ng skin type, diba? Baka sa akin hindi nag-work, pero sa inyo mag-work. Or siguro kung itatap ko to or isiset ko to ng powder, baka mag-work. Pero definitely, hindi ko na siya gagamitin ulit sa eyelids. Pero sa cheeks, oo. Talaga natuwa ako sa mga multi-use products na to kasi talagang napa-drunk blush nila ako. And maganda siya. Hindi siya patchy, walang struggle sa application, ayun. And sa lips, gagamitin ko rin to kasi moisturizing din siya eh. So kung siguro gusto ko lang ng kung pang everyday, kahit sa bahay, di ba, yung medyo kumikulay-kulay naman yung lips mo. Ayan, pwedeng-pwede to kasi super mura, 99 pesos. So if you want to try this, just visit their flagship store sa Shopee and sa Lazada, Quad Cosmetics. Ayan. Alam ko wala pa silang mga physical store sa Watsons or sa mga malls. So talaga sa Shopee at sa Lazada nyo pa lang makukuha yung mga products nila. So kung tanong nyo is sulit ba siya? Well, check na check din siya sa ating mga vegetarians kasi super mura lang niya, 99 pesos lang, tapos multi-use pa. So, kung hindi man siya mag-work sa eyelids, so nag-work naman siya sa cheeks ko at sa lips ko, so okay na rin siya. And very compact nito, so lalagay ko lang siya sa bag. Di ba, ang liit-liit niya, super cute lang. So, kahit small bag lang yung dala-dala mo, ito lang yung dala mo, okay na. Ayan, so I guess that's it for today and I hope nakatulong naman ako ulit ngayon sa inyo sa paghahanap ng mga budget-friendly na mga products, especially mga multi-use na products. Kailangan natin syempre maging wise sa pagbili ng mga products, lalo na ngayong pandemic, di ba? Pero syempre dapat kahit pandemic, di rin pandemic ang itsura natin. So kailangan pa rin natin mag-ayos kahit papano and ayun, I hope na tulungan ko kayo dyan. So if kung nagustuhan niyo tong video na to, please like this video and subscribe to my channel and click that notification bell para ma-notify kayo kapag may bago akong videos. And don't forget to follow me also on my social media accounts at Jek Cardenio in both Facebook and in Instagram. So thank you very much again for watching and I hope that all of you is safe. And see you again on my next video. Bye!